But many areas in Luzon still reeling from the impact of Typhoon Karding, which left at least 8 people dead in the region. We have with us this morning Bulacan Governor Daniel Fernando. Magandang umaga po sa inyo, Governor. Yes, ma'am. Magandang umaga po, Ma'am Karen. At magandang umaga po sa ating tagapakinig at tagapanood. Good All right. morning. Nakita ko po ang video kahapon sa TV Patrol, ang lala po ng pagbaha. Ilarawan nyo, ano po ba, ilang mga bayan po ba sa Bulacan ngayon ang lubog pa rin? Anong problema pa? May impassable roads ba kayo? Go ahead, go. Ma'am, actually, other municipalities in Bulacan talaga naman pong lagi diyang may tubig, most especially itong Bunoy. And then kalumpit Malolos because of the high tide. Now, pag umulan talaga, sabay, walang lalabasan ng tubig. High tide na, tapos malakas pa ulan. Well, ito po nung dala ng Bagyong Karding ay most affected po ang District 3, which is San Rafael, San Deponso, and San Miguel. Yan po yung heavily damaged talaga ng baha. So right now, may mga tubig pa po yung iba. And wala pang kuryenteng iba, ano po, at kasalukuyan pong inaayos ito. At hindi pa po tayo nag-declare ng state of calamity because we need to assess everything kasi kailangan po natin malaman ang lahat yung mga damages, ano po. So maybe by this week, malalaman po natin kung ilan yung mga totally damaged na nangyari. At least po tayong rough estimate. Sa ngayon ay umabot po ng mga 1.2 billion na. Ano po? Oo. At itong 1.2 billion peso, saan po ba ito, Governor? Sa pananim ba ito? Sa infrastruktura? Daan? Saan po? Well, if ever na hindi lumihis yung bagyo, Ma'am Karen, pasalamat ka tayo sa Diyos kasi lumihis, pero sayang. At I mean, kawawa naman yung Nueva Ecija dahil talaga yung tinamaan. Oo. Kung hindi po ito lumihis, rough estimate po ng ating crops, mga 3 billion yung total loss natin. Ano po? And ito po sa ngayon halo-halo na. Ano po, infra, yung sa roads natin, sa crops natin, yun po. Marami na po ito. Sama-sama na po ito. Actually, yung ating livestock damage umabot po sa 10 million plus. Ano po? Ayun po, yung pong ating partially damage po ito, ano? Ng ating crops, umabot po ng more than 400 million. Ayan po. And then yung ating affected families naman po, ng mga nilikas, napunta na evacuation center, mga kulang 3,000 po eh, ganun. Pero yung ating infra, yan, medyo malala po yan talaga, malaki. At until now, ay pinapa-assess natin yung how much talaga yung damage ng roads, the buildings, and... Of course, the mga residential buildings. Okay. Sa tindi po ng pinsala, bakit hindi pa po kayo nagdedeklara ng state of calamity? Pag nagdeklara ba kayo, Governor, you would be able to use more funds, right? Magkano ba ang pwede niyong gastusin po pag nag-declare kayo? Well, alam mo naman, di ba? End of the year na yun, di ba? Nauubos na yung ating mga ginamit sa COVID, sa gamot, di ba? So until now, mayroon pa rin tayong COVID, di ba? At nilalabanan pa rin natin. Not only COVID. At actually, sa ngayon, sa totoo lang po, punong-puno po yung hospital namin, yung aming tertiary hospital. Meron po tayong 300 bed capacity lang sa tertiary na binigay ng DOH. But we have a lot of district hospitals, but puno rin po yun. But right now, our tertiary hospitals are composed of more than 500 patients. Oo. At kinikater po natin ito lahat ito. Oh. Well, pinag-aaralan po natin mabuti, Ma'am Karen. Kung baga walang pera. Ganun ba yun, Governor, kapag nag-declare? Well, meron naman pong dudukutin na yes, meron naman po. Meron naman. Talaga pong kulang na kulang talaga. And hihingi talaga tayo ng suporta. Oo. Ano ang nais nyo pong hingin? Kung baga, perhaps may pondo po no, mula sa opisina ng Presidente kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Well, yun po yung mga pondo na makatutulong especially sa ating agrikultura, of course sa ating infra. Meron pa naman po kami sa infra but hindi po talaga
siya. Actually, yung one whole budget namin, one whole year budget namin talagang kapos talaga. And lupa by the next year, we have a recession of the budget. I mean, deficit po ang mangyayari sa atin because of the 2 years lockdown. Hindi po ba? So yung the application of the 2 years lockdown, ito na po yun by the next year. I don't know until when. When you say may pondong dudukutin, magkano po yun? May estimate kayo, Governor? Sa ngayon, kahapon po, nagkaroon kami ng bidding. Umabot po sa yung bidding namin kahapon ng third quarter ay sa IMPRA. Pati na yung SEP, ano po, umabot po kahapon ng more or less mga 200 million. Meron, oo. Okay, so malayo po yun sa talagang estimated damage. Ang huling tanong ko sa inyo, malayo. Ang huling tanong ko sa inyo, Governor, is yung pagbaha sa Bulacan. Pinag-uusapan ngayon, sinabi nga ninyo may tatlong bayan doon talagang binabaha. Pero alam ko that you want a solution to the perennial flooding in Bulacan. Ano ang long-term solution na nakikita po ninyo bilang gobernador? Well, ma'am, right now po, naka-stop po ang ating quarry. Okay? Pina-stop po natin ang mining quarry. Magki 3 weeks na po. Okay. Because we need to arrange everything. Dapat i-regulate nila ito mabuti talaga. Kasi karamihan po nag-i-illegal. Ano po? Hindi po basta-basta na lang ito ikakwari tapos iiwanan na lang ng ganun. Sa totoo lang po, kaya kinilalabanan natin ngayon ng illegal quarry, the anti-overloading for the infra naman. Ano po? Well, yung lahat naman po, I mean, ang Bulacan naman po talaga ngayon, it's talagang binabaha kahit walang bagyo. Yung iba, lalo na sa high tide. So, the solution, isa pa po, ay itong, isa pang solution na itong ating what we call this? Pag-dredge, ano po? Yung dredging natin. So right now, nakakawala na po ang aming mga backhoe, yung mga aming mga draga, na mga sampun draga, mga maliliit na draga sa mga local rivers. Nakipag-usap na nga po tayo kay Mr. Romanang regarding doon sa ibibigay niyang suporta kasi right now, ginagawa na po yung upcoming Manila International Airport, the new Manila International Airport. Yeah. So, yun po yun. At siya daw po ang, sa pakikipag-usap natin, ay siya yung bahala sa major rivers. Yeah. Kinidrive niya, tutulungan kami. Kamo yung bahala sa local rivers. So nakikita ko po, Ma'am Karen, ang solution dito talaga, wag lapastanganin ang kalikasan. Pangalawa, ay talagang magkaroon po tayo ng dredging, ano po, the dredging sa lahat ng small and big rivers natin para mabigyan man lamang ng temporary solution bukod pa doon sa dike na talagang inaabangan natin mula Manila hanggang Bataan. Yan po. And yung dike na ito, kailan po ito matatapos, sir? Mama, I don't know. Hindi pa po yata naumpisa. It's a plan. Okay. Alright. Okay. Well, I wanted to thank you, Governor Fernando, for joining me today on Head Start. And perhaps I can interview you again to ask an update in the next few days. Kung kamusta na po kayo dyan. Yes, ma'am. So, sa ngayon, okay naman po. At yung pong ating limang namatay na heroes natin, ano po? Yes. Bibigyan niyo po ba yun ng suporta? Yes, ma'am, of course. Ang provincial government po, lagi naman nandyan. Yung kanilang mga anak, talaga naman pong nandyan. Meron po tayong scholarship program. Ano po, meron po tayong mga medicines and other medical services sa kanilang pamilya talaga. Meron naman total po talaga. At sa lahat. At sa ngayon po ay mag-aakda po tayo. I mean, ang sanggunian palalawigan, mamaya po ay mag-effort na talagang bibigyan natin ng direktiba na magkaroon ng resolusyon, mag-aakda ng isang resolusyon para sa kanilang kabayanihan. Sila pa'y maituturing nating mga bayani sa panahon ng kalamidad. At bibigyan po tayo another resolution for, of course, support sa family, which is 200,000 each family. Yeah. And then in yung linggo, magbibigay po ako ng 300,000 each family. Okay. All right. Thank you very much, Governor Daniel Fernando. Yes, thank you, sir. Thank you.